Pinto Cathedral Jelly ang isi-share ko sa inyo at panoorin nyo hanggang dulo para wala kayong ma-miss na ingredients. Ready na ang aking mga ingredients. Simulan natin sa paglalagay ng 3 tasa ng tubig sa kaldero. 3 tasa lang ang inilagay ko kasi ayoko ng malambot ang aking jelly. Gusto ko yung medyo maligat kapag kakinagat mo siya. 1 pack ng gulaman powder ang aking inilagay. Buko pandan flavor po ito. Hinalo ko munang mabuti para matunaw yung gulaman powder bago ko ito isalang sa apoy. Kailangan continuous lang ang paghalo para hindi magbuo-buo yung gulaman. Pag malapit nang kumulo ang gulaman, patayin na agad ang apoy at i-transfer ito sa molder. At yan, hihintayin lang natin itong lumamig para mag-set ang ating gulaman. Prepare naman natin ngayon ay ang red gulaman. 3 tasa rin ng tubig ang inilagay ko. 1 pack ng red jelly powder. Unflavored po ito. Kaya naglagay po ako dito ng 1 tablespoon ng white sugar. Haluin lang ulit mabuti at hayaang matunaw ang gulaman powder at ang sugar. Then, kapag malapit nang kumulo, patayin na kaagad ang apoy at i-transfer ito sa ating molder. Kapag malamig na at nag-set na ang gulaman, pwede na natin itong i-slice into cubes. Okay lang kahit hindi pantay-pantay ang pagkaka-slice ng cubes. Pwede mo siyang ulitin ikat kung gaano kalaki yung size na kailangan mo para sa iyong molder. Ang ginamit ko kasi ay malalaking cut ng cubes kasi malaking molder ang paglalagyan ko. I-cut ko lang yung malalaking cubes. Masyado kasing malalaki yung iba kaya hinati ko ito sa 4. Tamang-tama lang yung texture ng aking gulaman. Hindi siya matigas, hindi din siya malambot. Maligat siya. Ito yung gusto kong texture kasi gusto ko yung may kinakagat ako na maligat kapag kinakain mo na siya. Ang Window Cathedral Jelly ay madaming color. Ang ginamit ko ay ang green at red lang kasi para sa Christmas. Kung gusto nyo ng ibang color, pwede kayong mag-add. Naglagay ako ng fruity jelly para magkaroon ng fruity taste ang aking gulaman. Ito ang magbibigay ng kakaibang flavor sa ating Window Cathedral Jelly. Para lahat ng part may iba't ibang fruity flavor, ganito ang ginawa ko. Nag-arrange ako ng iba't ibang fruity flavor sa aking molder para kapag inilagay ko yung pinakang base, lahat ng part meron kang malalasahan na fruity flavor.
I-prepare naman natin ngayon ay ang ating pinakang base. Naglagay ako ng 3 1/2 tasa ng tubig. Then, naglagay ako dito ng 1 cup ng sugar. White sugar ang ginamit ko. Then, naglagay ako ng 1 pack ng unflavored clear gulaman powder. Naglagay din ako ng vanilla essence at isang lata ng evaporated milk. Kailangan continuous lang sa paghalo kasi pwedeng magbuo-buo yung ating evaporated milk at saka yung ating jelly. Kapag marapit na siyang kumulo, patayin na kaagad ang apoy at ilagay na agad natin sa ating molder. Sa paglalagay ng gulaman sa molder, kailangan mabalot ng pinakang base yung mga gulaman para mag-combine siya. Naalala ko kasi noon, gumawa ako nito, ibinuhos ko lang lahat ng aking gulaman, then saka ko inilagay yung pinakang base. Nung mag-set na siya at binaligtad ko, hindi siya nabuo kasi naghiwa-hiwalay siya kasi hindi ko mapet yung pinakang base ng aking window cathedral jelly. So, kailangan kapag gagawa kayo, layer by layer, lalagay nyo muna yung pinakang base, then lagay nyo ng gulaman, then base, then gulaman, then base, then gulaman. Hanggang sa mailagay nyo lahat yung inyong gulaman. Yan po ang aking window cathedral jelly. Please like kung nagustuhan nyo. And click the subscribe button kung di ka pa nakaka-subscribe. I-click na din ang notification bell para lagi kang update sa lahat ng aking bagong video. Thank you for watching and have a blessed day everyone! Bye! Kung bago ka palang nag-aaral magluto at gusto mo ng mga recipe na kagaya nito, meron akong video kung paano gumawa ng leche flan. Dito itinuro ko kung paano gumawa ng leche flan sa 2 paraan, ang steam na leche flan at ang no-steam na leche flan. Pwede mo siyang panoorin pagkatapos ng video ito.